ilagay mo muna sa lahat. Pero dapat evenly distributed. So, ang gagawin mo, parang mabagal na pool sa gitna lang, tapos light lang. Light na po, gano'n. Gano'ng karami? Up to 50 grams. Yan. Yan. Ay, hindi. Papababa muna. Pero yun, tama yun. Tapos once mag 30 seconds, pour ka ulit. Up to 100. Pero try mong iikot na. Yan. Para lang mag mabasag yung fluff niya. Tapos hintayin natin mag 60. So every 30 seconds. 60 na, ganun 50 ulit. Oh yes, 50 ulit. So, paikot pa rin yung motion niya or okay lang sa gano'n? Supposedly may taas-taas pa yun, pero mas mahirap siya. Mahirap na ba ang paso? Eh, 200? Sige. Sa gitna na lang. Up to 340. Oh, dire-diretso na. Pero mabagal lang. Hirap pala na ito. So, yung mga ganito ba? Yung mga sa coffee? Puro talaga nila yun. Okay. Yan ang kape. Ayun ang kape. Pero masarap pa. I mean, pag gusto mo simulan yung araw mo na buhay ka, ngayon buhay na ako. Gusto niya try. Ginulat yung kape. Pero masarap. Try. Masarap ang coffee. Very unique ang taste ng coffee nila. And alam, parang medyo curious ako what type of beans na ginagamit. Ito ba yung beans na ginagamit nyo? Or you use a specific type of beans? Well, yung ginagamit namin ay blend eh. So, na-discover namin siya sa previous coffee festival na inattendan namin. Tapos, we've been switching beans. Tapos, yun lang talaga yung nahanap din namin na sobrang bumabagay sa espresso-based drinks namin. Okay. So, mga ka-food explorer, by the way, in-order ko nga pala ang kanilang sea salt, right? Yes. Sea salt nila. Ito ang bestseller nila. And parang, kahit ako, convinced ako, parang alam ko na kung bakit ito yung bestseller nila. Kasi, syempre, I'm a coffee guy eh. And parang gusto ko rin kasi na every morning nagkakape talaga ako. And I think ito, best pick din to. So magandang spot nga rin tong place na to. Pagka morning na very chill. Kasi parang napansin ko yung ambience din ng place mo. Is natural very, light. Yeah, natural light. So may inspiration ka ba? Kasi parang minimal lang din yung design nila, you know? Kasi itong space na to, ginawa to as waiting area sa isa pang shop na malapit here. So, art shop siya, tattoo and piercing studio. Pero contrasting yung aesthetic. So, doon medyo mas... Oras na para sa number one game show sa buong bansa! Ang Family Feud! Let's meet our two teams! Susugod na mga kapatid ang Sandwich! Walang aalis! Dapat kayong magstay kasama ang bandang Q-Shea! Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Grabe! Ang lupit ng energy dito sa studio, siyempre. Ano ba? Kayo ayos ba kayo dyan? Ayos na ba? Energy natin? Dito, grabe energy dahil kahit Biyernes at matraffic na naman, okay lang yun, basta chill muna kayo dito sa pinakamasayang family game show. Sa buong mundo, ang Family Feud! Ngayong gabi, makikipag-rakrakan tayo sa dalawang bandang mahigit dalawang dekada nang gumagawa ng musika at nagpa-perform ng live. So unahin natin ang iconic Pinoy alternative rock band na nakaka-LSS dahil sa mga kantang sugod! O, alam niyo yun!
DVD-X, Betamax, and a lot more led by Raymond Marasigan. Here's Sandwich. Raymond, Idol, pakilala mo naman yung mga makakasama mo sa Sandwich ngayon. I'd like to introduce the personnel before we blast it. The kit guitar from Jego, my man. S-T-A-N-D-W-I-C-H. We got Mike D on the drums with the 4-track clan. S-T-A-N-D-W-I-C-H. We got Mong from the Chico Sai clan. S-T-A-N-D-W-I-C-H. Grabe ah. Hanep, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong pagpapakilala. Napakahusay. Ito, ang Sandwich po, hindi lang po pangalan ng banda. Siyempre, pagkain din. Pero, kung ibang merienda naman ang hanap ninyo, pwede namang Banana Q. Kasi dyan galing ang pangalan ng isa pang unforgettable band that gave us the hits Stay, Sorry at Ulan, ang Q-Shay and the Team Captain. Ang kanilang lead vocalist and rhythm guitarist na si Ruben Caballero. Sir Ruben, sino-sino ba makakasama natin ngayon sa Q-Shay? Yes, si Van X, lead guitar namin, pinaka-sexing gitarista ng buong Pilipinas. Yeah. And of course, our bassist namin, si Fritz, si Papa Fritz, Papa Don Fritz. Of course, our pinakamalakas pumalo na drummer, si Sario. Sario! What's up? All right, guys, eto na. Hindi po ito Battle of the Bands, kundi pagalingan na humula ng mga answers sa isang daang Pinoy na sinurvey natin. Ganun lang po kasimple. At ang winning team natin ay pwede mag-uwi na up to 200,000 pesos. At bukod pa dun, eh syempre may bonus pang 20,000 para dun sa gusto nating tulungan na charity. Kaya good luck kung sino man mananalo sa inyo. Alamin na natin na sabi ng survey. Sir Raymond, Ruben, let's play round one. Here we go. Top 6 answers are on the board. Ito na ang tanong. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Go! Rames. Rapist. Rapist! Walang ganon. Ayaw natin sa selda. Survey says... Hop, mataas. Pero, Ruben, pwede pang makuha number 1. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao yung ayaw mong makasama sa selda? Serial killer. Serial killer. Meron din, mga nakakatakot. Survey says, uy, mas mataas ang killer. Pass or play? Play. Let's do it. Sir James, balik muna tayo. Ruben? Maiba tayo. Meron bang plano na para sa bagong single? I'm sure maraming mga taga-subaybay nyo nagtatanong. Yes, hopefully this year, maka-release na. Yan. So in the works? In the works. Yun! Ako, in the works. Malapit na. Parang ito, malapit na makuha ang best answer dito. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao kaya ayaw mo makasama sa selda? Magnanakaw. Magnanakaw! Nandyan po ba ang magnanakaw? Magnanakaw. Sir Fritz, kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mo makasama sa selda? Yung may putok. Yung mabaho! Yung mabaho! Wala! Okay, Sir Cesar, kung ikukulong ka, ano kaya ang klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Mandurukot. Mandurukot. Parang gano'n na rin yan, magnanakaw. Pero baka ibang skill itong mandurukot. Mas mabilis. Mandurukot! Wala! Sandwich, here's your time. Ito kaya, ano kaya ito? Kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Child molester. Child molester. Mike, child molester, ano kaya yung sa'yo? Sa akin yung... Carnapper. Carnapper! Diego. Ako yung humihilik. Ayaw ko kasama yun. Maingay. Maingay! Okay, Rames, sa'yo ang final answer. Pwede kang pumili sa kanila or baka may sarili ka ring sagot. Kung ikukulong ka, ayaw mo yan. Klaseng tao ang ayaw mo makasama sa selda, Rames. Hindi ko to sagot, pero ito ang iniisip ng karamihan sa aking palagay. Hindi ko alam kung makakancel ako dito. Ito ang sagot, Bading. Okay, Bading. All right. Okay. Yun ang sa kanyang palagay. Pero survey naman ito. Nandyan ba ang kanilang sagot na Bading? Survey says... Wala! Okay, tignan natin. Let's see kung ano yung dinahulaan, everybody. Number 6, please. May sakit. Yung nakakahawang sakit. Ito. Number 5. Number 4. Addict. Oh, di ba? And number 3. May topak. Di ba? Iba-ibang lasing sagot lumalabas. But anyway,
standing ovation kaagad sa Q-Shade. Ito sa round na to, may 64 points na sila. Pero wala, gigil na maglaro ulit ang sandwich dahil sa kanila na daw ang round 2. At abangan natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Ito na ang chance ninyong manalo. 20,000 pesos ang posibleng mapasa inyo kung sasagutin nyo ang tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Kapag Biyernes ng gabi, saan maraming tao? A. Sa Kayan, B. Sa Bungan. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo website. For more details, visit our official Facebook page. So okay lang mabaho, no? Basta huwag lang pangit. Oh. Pangit. Abang ka sa riba. Lalakasan nyo yung ano. Lalakasan nyo. Ako naman ako magbababa. Okay. 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 Tapos, screen. Ako. Si Rames ang magsiscreen. Sino titira? Kahit sino unang libreng tira. Yun. Okay. Okay. Pasok. Pasok. Alright. Ang paghingi ng tulong ng isang aktor para sa kanyang asawa. Sikat ka man o hindi, I'll be your number one fan. Hanggat mahal natin ang isa't isa, patuloy tayo mabubuhay. Huwag mo siyang dalhin muna doon sa lugar na hindi ko siya kaya sundan. Sabado, 8:15 p.m. Mangingisda, nalunod at namatay dahil sa isdang pugapo. Andusin siya lang mag-isa na sa gilid ng dagat. Mga hari ng Toda sa Bulacan. Aarangkada sa Karerahan. Kapuso mo, Jessica Soho. Ngayong linggo na ang Grand Fish Ball sa U-Fish Diliman. Invited kayong lahat! Panoorin ang kwelang makbakan sa AOS stage this week sa All Out Sunday, 12 noon! Ngayong 2024, handog ng GMA Pictures sa GMA Public Affairs. KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Dito tayo! Kung meron kang makapanindig balahibong na picturean o na videohan, ipadala sa microsite na ito at i-check ang Kapuso Mo Jessica Soho Facebook fanpage para sa detalye. Ang mga mapipiling kwento itatampok sa pelikula at mananalo ng tig 20,000 pesos. KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Fill in the blank, Maria Blank. Pazawa. Maria Ozawa. Sino muna si Maria Ozawa? Sino muna yun? Kasi ano, Okay. Hanggan, ano pwede mong tungtungan para maabot ang kisame? Hanggan. Wala nga hanggan eh. Wala hanggan. Hindi kasi ako nakikinig eh. Kung walang hagdan, anong pwede mong tungtungan para maabot ang kisame? Ladders. Pasok! Dude! Ini-English mo lang eh! Ini-English ko pala! Ilang relasyon ang pinagsisisihan mo? Lahat! Number, any number. Tatlo? Ilang relasyon ang pinagsisihan mo? Lahat, kulang nga eh. Ang sabi nyo ay, tatlo. Hindi, anim. So tatlo hindi, na okay. Po yung lahat? Okay, hindi anim, pero okay na yun. Okay. So bagay, survey naman. So survey yan. Boom! Very, very good start. 85 to go. 85 to go. Bukod sa pork, anong uri ng sisig? Nilagi. Huh? Bukod sa pork, uri ng sisig. Ang sabi mo, nilaga. Nilagang sisig. Yes na yes! Services. Pwede ya. Ipipili. Ang mga lalaki ay pwede magkaroon ng koleksyon ng blank. Babae. Sandali, ha? Wait. Survey yan. Hindi ako yan, ha? Hindi ako yan. Ba't ka na ba ganun? My God, babe. Ba't ka nag-explain? Anyway, babae.
Uy! Ano ang iyong kinatatakutan? Nanay po. Andiyan ba nanay mo ngayon? Opo. Asan nanay mo? Ayun po. Asan? Ay, mami. Ano kaya ang kinakain ng mga manok? Ang kinakain ng mga manok? May manok yung kuya ko, kaya alam na alam ko yan. Ano? Yung kinakain ng manok? Yung? Nakalimutan ko. Delikado kapag ang bata ay nakalunok ng... Barbed wire. Huh? Barbed wire! Unang-una, paano naman nila malalagay sa kamay nila yung barbed wire? Anong ginagawa ng palaka na madalas din ginagawa ng iyong jowa? Bumubuka ka! Survey says... Wow! Congratulations! Nagbabalik ang Family Feud! Kagaya po ng mga kapuso nating balik ng balik sa panonood ng ating game show. Salamat sa inyo, yung mga taga-Tarlac. Inyo po ng Tarlac City. Thank you for watching. Mga Negrete, mga Isabela, maraming salamat po. Mga Ilocano sa Lingayen, Pangasinan, thank you very much for watching. At mga Mindanaoans sa Maguindanao del Norte. Nako, alam nyo, pag nakikita namin yung mga comments sa Facebook, YouTube, at kung ano pang ibang online accounts, para music to our ears po yan. Kaya, sobrang thank you. Ito, bagay na bagay sa episode natin. Speaking about music, kung saan tampok ang dalawang OG bands. OG bands, 21st century, and so far, Cusay's leading with 64 points. Kaya ito na, round 2. Tawagin natin ang dalawang gitarista, Diego and Vanex. Let's play round 2. Yun na yung mga pa-air guitar natin, pampaswerte. Top 7 answers are on the board. Magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa mga classified ads na section ng dyaryo. Go! Diego? Accountant! Ganun, di ba? Hinahanap, wanted. Wanted. Accountant! Oh. Accountant! Wala! Jawad? Nurse. Wanted, nurse. Nandiyan ba yan? Survey says? Wala rin. Mike, ulitin ko. Go, Mike. Magbigay ng trabaho na madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Electrician. Yan. Wanted, electrician. Survey says? Uy, wala. Fritz, magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Janitorial. Okay, isa-isa na natin. Survey says? Okay. Fritz, pass or play? Play. Alright, let's play, Cusay. Let's play round 2. Magbalik mo tayo. Ito na, Cesar. Magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Security guard. Security guard! Ando kayo, security guard. Services? Wala. Okay, dalawa pang pagkakataon, Ruben. Trabahong madalas hinahanap sa mga classified ad section ng dyaryo. Hairdresser. Hairdresser! Services? Wala rin. Stand by to steal. Jovan. Driver! Isa-isa na natin! Nandiyan mo ang driver! Yes! You got it, Fritz. Ano kaya? Madalas hinahanap sa classified ad section. Construction worker! Services? Nandiyan! Okay, Cesar. Ano pa? Electrician! Parang napanggit na yata yung electrician! Electrician! Napanggit na! Oh. Madalas na hinahanap na trabaho sa classified ad section ng dyaryo. Locksmith. Locksmith. Mike? Secretaria. Diego? Cook! Oh, ito mga suggestion para kay Rames. Rames, ito ha. Ano kaya sa tingin mo? Yung mga nansa sa dyaryo parate. Lalo na dati, nung marami pang mga nagpapasasubscribe sa dyaryo. Di ba? Nakikita natin yan. Trabaho na madalas hinahanap sa classified ad section. Ito, kaka-hire lang ni Mike. Sekretarya! Okay. Kaka-hire lang. Doon mo rin nahanap yun. Oo. Doon mo rin nakakita. Ito na. Sekretariat! Boom! Ha, from experience. Ano kaya mga hindi natin nakuha? Everybody, number 6, please. Factory worker. Number 5. Sales, mga sales lady siguro. At ito, ano kaya top answer dito? Yaya kasambahay.
Mas nagiging exciting ang laban dahil may 36 points na rin ang sandwich. Pantapat sa 64 na Fuchsia. Susunod na ang round kung saan may isang team nakahataw dahil double points round na yan. Kaya tutukan natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Ito na ang chance ninyong manalo. 20,000 pesos ang posibleng mapasa inyo kung sasagutin nyo ang tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Sa Pilipinas, mas maraming lalaki sa propesyong ito. A. Police. B. Call center. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo website. For more details, visit our official Facebook page. Dito pa rin. Tuloy ang laban. Tuloy lang. Tuloy. Lalakasan natin yung ganun. Akala ko talaga Family Feud. Family food, kaya hindi ako kumain kanina. Itong nagutom na ako. Bilisan natin, bilisan tapos na natin. Mananalo tayo. Okay. Family food. Kain tayo. Kain tayo pagkatapos. Family food. Family food. Kain kayo. Pagkain na kaya kong kainin ng buhay, may tortang talong at ito expensive. Kitang-kita ko sa mga mata ng lalaki, siguradong-sigurado siya sa mga sinasabi niya. Na hindi ka totoong anak ni Senyor? Manahimik ka! Black Rider, 8 PM sa GMA Prime. Para sa isang lipunan na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. So we have a future lawyer here. Maraming salamat po, ka Lorena. Bakit po ko pinupost ng maigi na dito magtrabaho sa mga? It was all consensual. How dare you liar! Hanggang sa kahuli-hulihan, sa kanila ka kumakampi? Objection, argumentative, and compound question. Lilith Matias, Attorney at Law, World Premiere, March 4. Love is in the air. Ano po ang sing wow! This Kapuso Month. Go! Maniwala ka sa akin. Na may mangyari na po. Napakalakas ako ng katawan. Pati loob? Katawan lang. Kala nyo kailang meron, ha? Learn about the power of love through actions. Isis ko lumina, isang insasig, siguro yan na inis, hindi na maulit, sorry na peace. Salome! Also, that love hurts. Walang matigas na pulis sa matinik na misis, Season 2 premieres February 4. Kailangan maghanap ang prinsesa ng bagong mapapangasawa. Lumilipas ang panahon. Akala natin, hindi na mawawala yun. You are never too old to fall in love. Para namang hindi kita nakita. Siguro malabo na ang mga mata mo. Gusto mong magbukon? Sagada. Gusto mong magtanan? Sa beach. Discover love all Sundays of the month. Ito yung second chances na sinasabi ko na nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Catch the love vibe this February. On GMA Pinoy TV. Here we go, Mavi. Kapag nagbibiroan, di ba? Kapag nagbibiroan, anong kalokohan ang isinasagot ng friend mo kapag tinanong mo siya ng 1 plus 1? Hotdog! Ito na! Bukod sa kare-kare, pangalan ng pagkain na inuulit. Adobo na lang! Pwede mong iinit ang paulit-ulit yun! Adobo! Adobo! Pwede. Ikaw naman, iba talaga yung pagkakaintindi mo sa tanong natin. Pero Dayan, bukod sa kare-kare, anong pang pagkain ang inuulit yung pangalan? Yan, hindi yung inuulit kainin, yung pangalan. Ano kaya, Dayan? Humba-humba. Humba-humba! Parang malapit lang din sa adobo-adobo yun. Ayaw nyo talaga lumayo sa adobo, ha, Tantan? Puto-puto. Ha? Puto-puto. Ang sabi ni Tantan, puto-puto. Grabe.
Bago yan, bago yan. Anyway, Madam Inuts. Okay. Ang pinanggalingan natin, kare-kare. Tapos may lapu-lapu, may maya-maya. So ang tanong natin, bukod sa mga ito, ano pang pagkain ang inuulit ng pangalan? Tantat? 3 seconds. Bulaklak? Bulaklak! Anak pa! Bulaklak, laklak, bulaklak, bulaklak. Laklak, laklak. Bulaklak, laklak. Laklak, laklak. Laklak. So, anong pagkain ng laklak? check nyo po, trending po tayo sa Twitter ngayon. Kung ano-ano po yung mga sinasabi nila, yan po mga sagot. Natama, pero baka may mas tama dyan sa survey board natin. Ang sabi po nila, ano sabi? Laklak, bulaklak. Bulaklak. Sabi, bulaklak. Ang sabi ng survey dyan ay... Wala! Oh, time first, time first. Hindi, okay lang. Kaya natin yan. Eto na. Ay, sarap. Ano ang kailangan pag magluluto ng barbecue? Di barbecue. Hayop na more than 4 ang paa. Ibon. Prutas na nagsisimula sa letter P. Welcome back to Family Feud. Ngayon po ay naglalaban ang dalawang bands, ang Sandwich at ang Tise. Pero siyempre, kulitan tayo muna tayo kasama ang ating very live studio audience. At pero tayo maliit na survey question. Isang simpleng survey question para sa inyo. Eto, sabi nila masarap daw maging jowa ang taxi driver kasi habang tumatagal ang biyahe, eh nagmamahal. Oh, parang ganun. So itong tanong, bukod sa taxi driver, sino pang gusto nyo kayong maging jowa? Parang ganun. Ikaw muna. Anong pangalan? Anong pangalan mo? I'm Peter Salueta. Yes, Peter Salueta. Ano ang kasagutan mo? Para sa akin, ang favorite ko is teacher, sir. Teacher? O ba teacher? Kasi kapag hindi ka marunong mag-ano, tuturuan ka nila. Anong mag-ano? Tuturuan ka nila magmahal. Ah, okay, okay, okay. Nakaway mo naman. Okay, sino pa? Okay, what's your name? Maxine. Maxine, okay, Maxine. Oh, ano ba? Ang sino ba ang gusto mo maging jowa? Kartero po. Oh, postman. Ah, bakit? Bakit postman? Ba't kartero? Araw-araw pong may love letter. Ah! Ah! Pagkakata na. Sino ka yan? Kartero. Oh, last na lang, last na lang. Ano? Sino at ano gusto niyo maging jowa? Oh, eh, tinuturo ka na niya. Ano? Doktor po. Ba't naman doktor? Para po araw-araw akong magpapaturo. Papaturok ng ano? Bakuna? Opo, bakuna. Ah, para hindi magkasakit. Okay talaga. Grabe. Okay ah. Anyway, balik na po tayo sa game. Nag-ahabol ang Sandwich with 36 points. Habang leading naman ang Tisay with 64. Ito, magpapasikat ang drama si Mike D. At ang Bages na si Fritz. Let's do it. Come on. Let's play round 3. Yeah. Good luck. Double points. Top 6 answers are on the board. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan? Mike. Kili-kili. Yon! Kili-kili! Servicial! Top answer! Mike, pass or play? Play. Play tayo. Okay, let's go, Mike. Kili-kili. Kapag mainit ang panahon, Hong, anong body part ang madalas pagpawisan? Likod. Likod, yan. Lalo mga bata. Services. Yes, sir. Brain. Sing it. Yeah. Sing it. Yan. Sing it. Diego, kapag mainit ang panahon, anong body part kaya madalas pagpawisan? Noo. Noo. Alright, noo. Nandiyan ba ang noo? Wala. Mike. Ulo. Ulo. Baka yun. Pero iba rin yung noo. Dito lang eh. Services. Meron. Mom? Bumbunan. Bumbunan. Services? Wala. Okay. Nah, kasi kasama na rin sa ulo yun. Rames, back to you. Pero bago yan. Siyempre, marami nag-aabang dito sa 2024 sa banda ninyo. Ano bang aabangan nila? May mga bago ba tayong pwedeng i-offer sa kanila? May bago kaming labas na awit. Yun! Tinawag naming Morena. Morena. Love song namin sa Pilipinas. Wow, wow. At ito'y available na sa Spotify. Nakalabas na. Yan! Yan, lumabas Morena. Na. Yun! Ako, stream na natin. Morena! Morena. And back to the question. Kapag mainit ang panahon,
Anong body part ang madalas pagpawisan, Reigns? Paa. Woo! Paa! Kirby says... Wala! Paasa! Cesar. Kamay. Pag mainit ang panahon, body part ang madalas pagpawisan? Kamay. Kamay. Fritz. Leeg. Leeg. Jivan. Ilong. Ilong. Okay, Ruben. Ito ah. Uulitin ko. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan for this round, Ruben? Leeg. Leeg. Okay, leeg. Inililinid ang leeg. Andiyan kaya ang leeg. Para sa round na ito, services! Alamin natin kung nandiyan ang leeg sa pagbabalik ng Family Feud. Alam niyo ba yung chismis tungkol dun sa pinsan niya, na kapitbahay ni Juan? Ay, sus. Totoo ba yung chismis? May kumakalat na balita. May kumakalat na balita. Madaling makuha ba yan? Oo. Yung Juan ng ano? Nang alin? Nung kapitbahay ni Cecilia, dun sa may dulo ng simbahan. Ah, dun. Dun. Okay. Sus. Grabe. Grabe. Hindi ko maintindihan. May nalunod. Nalunod. Oo. Nalunod sa utang. Sa utang. Wow. Leg. Oo. Oh, leg. Leg. Sigurado yun. Paa. Leg. Paa sila kanina wala eh. Oh, paa. Walang paa. Paa, tuhod, balik at ulo. Congratulations sa mga nanalo sa ating Guest to Win promo. For a chance to win cash, araw-araw na tumutok sa Family Feud. Wave to win! Sa Kilig Forever Wave More, Win More promo. Download the GMA mobile app and register your details. Watch GMA shows and wait for the signal to join. Go to gmanetwork.com/wavetowin for more details. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zabel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WBTV. Magpainit. Magpahangin nga muna kayo. Siya lang mga sis. Ayan na sila. Very promising. Malakas to. Festa set. So this is Dig Dong Dantes, your host for Family Feud Philippines, and this is the 20 questions with me. Anong iyong favorite Philippine destination? Ang favorite Philippine destination ko ay Palawan. Very memorable sa akin at kay Marian yun. So kaya madalas namin binabalik-balikan talaga yung Palawan. Bukod sa napakaganda ng beach, ng tanawin, basta very memorable sa akin. Tayo po ba ay cat person or dog person? Mas dog. Ano ang ginagawa niyo kapag kayo ay stressed out? Ako, mahilig akong, gusto kong tumingin ng ano eh, ng mga birding tanawin, yung greenery, you know, nature.
madalas sa kunyari sa Amazing Earth, kapag yung location namin mga bundok, gusto ko yan, gusto ko rin makita ng tubig, yung mga beach, yung mga ganon, kahit sa cliff habang umiinom ng beer. Anong unang ginagawa niyo pagkagising? Pagkagising, hinahalikan ang aking katabi. Kung sino man. Kasi nagra-rumble-rumble kami. Sa isang kwarto kami lahat natutulog eh. Are you learning anything new? Any new hobbies po? Wala pa ngayon. Pero ang goal ko this year, matutong enduro motorcycle. Yung motocross. Kasi yung isa sa mga talagang gusto kong aralin itong taon na ito. Sana magawa ko. What are you most afraid of? Daga! Ano ang nagpapakilig kay Ding Dong Dantes? Ay! Nako! Siyempre, yung mga simple na text message ni Marian kanyari ito, stressful day at work, di ba? Pagpagod ka, kahit simpleng, kamusta ka, mahal, yung mga ganun, masaya ko doon. Tsaka si Zia kasi, mahilig na siya mag-drawing ng mga bagay-bagay na parang gumagawa ng card. So, madalas binibigyan niya ako ng card sa kwarto ko, para I love you dad, yung mga ganun. So, yun, para sa akin, hanap yun, the best. Kayo ba ay naglaro ng mga Pinoy street games? Naman, sobra, batang kalye ako. Lahat ng pwedeng laruin, ginawa namin. Kagaya na, syempre, Holen, di ba? Holen. Tapos, ito isang bagay talaga na sa school kasi, yung mga kaklase ko nagdadala ng mga gagamba na sobrang parang mutant na may iba-ibang kulay pa. Hindi ko alam saan nila nabibili. Tapos nilalagay sa matchbox, di ba? Sa box ng posporo. Welcome back to Family Feud! Guys, may i-request lang ako, lalo na sa mga manonood, na sana wala nang patayan ng TV hanggang mamaya sa Amazing Earth. Kasi special guest natin si Clea Pineda na napapanood natin doon sa Abot Kamay na Pangarap. Kasama ang kanyang girlfriend na si Kat. Kasi magka-camping sila sa Sambong Peak in Tanay Rizal. Ako, napakagandang lugar na yon, napakagandang adventure ang itatampok namin para sa inyo. Parang dito, puro adventurous and fun ang moments or episodes natin. Kaya gumawa po kami ng paraan para mabalik-balikan ninyo. Meron po tayo yung mga official accounts natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, pati na rin sa Instagram. Naku, ang daming choices para makapanood kayo. Kaya please like, please comment, and please share. Kagaya sa episode na ito, i-like nyo, i-share nyo. Kanina tinanong natin, you could say, kapag mainit ang panahon, ano kayang body part? Ang madalas pagpawisan, ang sagot ay leeg. Leeg. Tignan natin kung tama yan, dahil kung tama yan, yes, makukuha nilang round nito. Yes. Leeg! Alright, let's see. Meron pa tayong isa. Everybody, number 4, please. Mukha. After 3 rounds, narito ang scores. Naghahabol with 36 points ang Sandwich, leading with 190 points at Shay. Tatapusin natin to. Let's go, Mom. Let's go, Sario. Eto na, final round. Triple points. Kayang-kaya pang humabol. Top 4 answers are on the board. Sa mahabang biyahe by land, bakit kayo nagsa-stopover? Go! Mong! Naiihi. Naiihi! Ito, mahabang biyahe. Sabi by land, pero hindi natin alam kung sa kotse ba yan, sa bus, sa motor, basta by land. Yun ang tanong, bakit nag-i-stopover? Dahil naiihi! Top answer, Mong. Faster play. Last round. Play. Let's go. Let's go. Let's play the final round. Mong, balik na tayo. Eto na. Tatlo na lang. Dreams. Mahabang biyahe by land. Bakit ka nagsa-stopover? Sumali kami dito kasi akala ko family food. Ang sagot ko, kumain. Kumain! Yun! Kasi nagugutom. Utom. Yun, siyempre. Kumain. Boom! Nice one, nice one, Dreams. Diego, mahabang biyahe by land, ba't kayo nagsa-stopover? Malamang naubusan ka na ng gas, magpagas! Magpapagas! Wala, okay lang. Dalawa pang pagkakataon. Mike D, sa mahabang biyahe, bakit kayo nagsa-stopover? Gusto mo mag-stretch, mag-unat. Mag-uunat! Nandiyan ba yan, mag-uunat? Boom! Yes! Mong, one last to go. Huwag na perfect yun, automatic, panalo na kayo. Sa mahabang biyahe by land, ba't kayo nagsa-stopover, Mong? Para mag-picture. Ay, para mag-picture. Tama ba? Pag tama to, tapos na usapan for the win. Nandiyan ba ang magpipicture? Wala! Wala!
Okay? Okay? Ishe, mag-usap na kayo kung ano kaya sagot na to. Usually, pag nagbabiyahe kayo by land, gano'ng katagal ba? Mga 4 or 5 hours? More? More or less, 5 hours pag south, mga more pag north. Pag north, no? I'm sure marami kayong mga pinuntahan mga probinsya sa atin sa norte para mag-perform. Pero one last chance, Rames, sa mahabang biyahe by land, bakit kayo nagsistop o? Magpagawa ng kotse. Para magpagawa ng kotse? Na flat specific? Okay na yun, para magpagawa ng kotse. Magsistop over para ipagawa ang kotse. Nandiyan ba yan? Para magpagawa ng kotse. Wow! Ang ating final score, Sandwich, 333 points. Cliche, 190. Maraming salamat. Maraming salamat. Ruben, palakpakan po natin ang Cliche. At syempre, nakakahabol. Akalaan mo? Akalaan niyo yun. You've just won 100,000 pesos. At ito, dodobling pa natin sa Fast Money. James, sinong dalawa maglalaro sa ating Fast Money? Ang hindi kinakabahan, si Mike at si Mong. Dalawang double M. M and M. Mike and Mong. Ito, hukupo na to kasi Fast Money round na sa pagbabalik ng Family Feud. Ito na ang chance ninyong manalo. 20,000 pesos ang posibleng mapasa inyo kung sasagutin nyo ang tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Anong prutas ang hindi mo pa natitikman? A. Langka. B. Tiesa. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo website. For more details, visit our official Facebook page. Rayot na hulaan this week. Asawa ng asawa mo. Kapalagkarin kita palabas ng studio. Jose and Maria Spongong Villa. Kung sisim na to sa inyo, kawit na lang yung mga bata. Rebensi, mo nila guys. Wala kang buhok. Family Feud. Gusto kong bumalik sa time na na-meet ko si Boracay Boy. Dapat hindi ko na siya pinakawalan. Angela! Angela! Kausapin mo naman ako, please. Gusto ko siya makilala. Pakilala mo sa akin yung babae. Love, die, repeat. 8:50 p.m. Parehas kami! Ano to? Lagot ka. Inhale! Exhale. Mag-chill muna with friends. At magpa-glow up. Sunday, 6:15 p.m. Sa best weekend ever. Ano mo kayo hindi tinutubuan ng buhay? Dali lang. Umuusok. Napabikol siya. Mom, pinatubo. Ang bali mo. Mom, hindi ko na. Diba? Tawa is love. Sunday, 10:05 p.m. Punong-puno ng mga kamalasan ang katawan ni Sadie. Kung hindi pa siya magiging ordinaryong tao, maaari siyang maging halima. Buong tapang mo pa kaya siyang mamahalin kahit na puro sumpa at kamalasan ang idulot niya sa buhay mo. Jinx Step First, 10:20 p.m. Manghang-mangha ang lahat dito. Mga talentong nanakabibighani. Walang duda na ito'y tatak Pilipino. Mahirap man ang landas na tatahagi. Walang humpayang determinasyon natin. Ang suporta ng mga kababayan. Mararamdaman niya nasan ka maaan. Ganyan ang dugo.
the whole world they know it, can't deny. Togetherness is what we're known for. The Filipino will be alone, no matter the situation, there's a helping hand. And no matter what happens, we'll stand. Global Pinoys, our people give us motivation. And together, we're a proud nation. Takot lang kami sa jowa, pero saan lang hindi. Mabilis lang magalit, pero mabilis lang mag-isip. Wow! Kaya kayang-kaya namin yan. Let's go! Watch us live in GMA 7 Family Feud before 24 oras. Thank you, guys. Let's go! Woo! Better than yesterday. Oh, thank you. Established network. Nice, thank you. Thank you. Really appreciate it. Salamat. Of course, of course, of course. Question. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Top 6 answers are on the board. Alright. Sa gabi, posibleng mapaihi ka sa... Higa! Sa laway. Wala pa. Sa laway. Pag may nakasalubong kang... Aswang. Aswang. Correct. Sheesh. Oh, answer? Sa'yo. Ang pogi mo. Saka pogi, gusto mo meaning aswang. Ikaw, Bordy, ano yun? Aso. Aso? Correct! Sheesh! Oh, meron, meron. Ang galing mo talaga. Ang galaga mo. Ikaw, ano? Wala ikaw. Ka. Welcome back to Family Feud! puro mga kasing, mga narinig na ni Mike. Eto na, nanalo na kayo ng 100,000 pesos kanina. Yes. Subukan natin doblehin yan para maging 200,000 pesos. Ang paring Bong, nasa waiting area sa likod. Kaya oras na para sa fast money. Kaya mo to. Sana. Oo. Oh, sa estilo ng pagsasagot mo kanina, talagang... Kunyari lang yun. Matik. Matik. Good luck. Good luck, okay, Mike. Okay. Good luck. Limit 20 seconds on the clock. Minsan, hindi mo napapansing marami na palang naipong blank sa bahay mo. Barya. Buwan o month na perfect magbakasyon? March. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Pass. Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Mrs. X. Swerte raw pag napanaginipan mo ito. Ahas. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Sino sa inyo ang mas matanda? Mr. Mike D. Ito na, ito na. Sabi, pinsan sa bahay, hindi mo napapansin, ang dami na palang naipong ganun sa inyo. Okay. Sabi mo, Barya. Sabi ng survey ay, meron. Buwan o month na perfect magbakasyon, March, ang sabi mo. Survey says, yun, siyempre, summer. Madalas itanong sa magkapatid na kambal, sino mas matanda sa inyo? Survey says, two. Yes! Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Missy, sabi mo yung ex. Survey says, yun, hanip. Swerte raw pag napanaginipan mo ito, sabi mo ahas. Sabi ng survey sa ahas ay, oy, meron! Meron nga! 118, Mike D. Okay na lang! 82 to go, let's welcome back, Bong! Pari Mong. Ito na, ito na. Bago tayo magsimula, baka meron ka mga gusto pa batiin, pampabuetas. Hi sa family ko. Yeah. Baka nanonood ko. Of course. Good luck daw, good luck, Mong. Kayang-kaya mo ito. Si Mike D ay nakakuha ng 118 points. Wow. Tough act to follow. Pwede. 82 na lang. 82 na lang kailangan. Okay. Alright? Okay. You can do this! Okay. May kita ng viewers ngayon yung sagot ni Mike. Give me 25 seconds, please. Ready na si Mo. Minsan, hindi mo napapansin. Marami na palang naipong blank sa bahay mo. Go. Kalat. Buwan o month na perfect magbakasyon? April. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Magkapatid ba kayo?
topic na ayaw mapag-usapan ng mister kasama si Mrs. Gastusin. Swerte raw pag napanaginipan mo ito. Pera? Let's go, Mong! Dito natin yung kisahan. Ito sabi, swerte raw kapag napanaginipan mo ito, ang sabi mo, pera. Tapos hindi ka pa sure eh. Parang, pera? Pero tingnan natin kung ilang puntos ibibigay sa inyo. Ang sabi ng survey ay... That's a top answer, my friend! Yes, top answer! Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Mrs. Ang sabi mo ay gastusin. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay babae. Madalas itanong sa magkapatid na kambal, magkapatid ba tayo? Ang sabi ng survey ay... Pati na lang! Ang top answer ay... Sino mas matanda? Nakakuha ni Mikey. Sino mas matanda? Dalawa na lang. Buwan o month na perfect magbakasyon. Sabi mo, April. Medyo Holy Week to, di ba? Ito yung kadalasan. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Sagot mo na sa number one, yung kalat, top answer din yun. Congratulations, Sandwich. You've won a total of 200,000 pesos. Wow. Wow. Guys, wow. Rames, ano masasabi niyo sa inyo nga pagkapanalo ngayon? Congratulations. Yes, sir. Salamat. Maraming salamat and congrats. Thank you. Salamat ang mga nanay namin. Iyon. Hi, Ma. Iyon naman. Grabe, from behind. Yes. At syempre, guys, you say maraming salamat for being here with us. Muli, gusto ko sanang imbitahan natin yung mga, I'm sure, mga milyon-milyon yung mga tagahangat fans para suportahan ang inyong bagong musika, yung paparating ninyo this 2024, Ruben. Yes, invite ko lahat na please, adyo kami lang sa Facebook, Instagram, and YouTube channel po namin, Q-Shea Official, para ma-release po namin yung bagong single, videos, dun po lahat. So. Yeah! Muli, maraming salamat, guys. Maraming salamat. Thank you. And of course, may 20,000 pesos din kayo para dun sa charity. Rames, ano ba? Kanino nyo ba ibibigay ito? Dahil mga tatay kami lahat sa Little Brave Hearts, mga batang may cancer. Little Brave Hearts, sa inyo po ang 20,000 na winnings ng ating team ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo. Again, one last time, pare, yung inyong single, out na dito sa Spotify. Mas importante yata dong birthday ng tatlo sa amin ngayong February. Uy, sige! Oo naman, happy birthday! Happy birthday celebration! Si Mayrin, wala ngayon dito, pero happy birthday! Maligayang araw. Ang song is called Morena. Morena! Yan, Morena! Muli, maraming salamat, Pilipinas! Nako, abang-abang po sa Amazing Earth mamaya ha, para masaya ang umpisa ng weekend ninyo. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw maghahatid ng saya at papremyo. E abakihula at manalo dito sa Family Feud! Yeah.